ito'y nagsisimula sa panloob. Kaya ang sabi ng Biblia, you are clothed with holiness. Or clothed with righteousness and robe with holiness. So pansinin po natin, clothing is inside. So, kailangan ang suot natin sa loob ay katwiran. At kailangan ang nakasaklob na panlabas na kasuotan ay kabanalan. Kabanalan ay nakikita, ang katwiran ay panloob. So, righteousness is believing continually, trusting continually, depending continually, relying continually. Tuloy-tuloy pong pag-asay sa Diyos at yun po'y nangyayari sa ating puso at kaluban. Amen po ba? Kaya nga ating kilalaning mabuti ang ating sarili kung tayo ay lumalakad sa pamantayan ng kasulatan. Walang pagtutularan tayo kundi ang kasulatan, sapagkat ang kasulatan, ito po ang treasury of wisdom, treasury of riches, treasury of everything that we need in order to live and exist. Kaya kailangan pahalagahan natin lagi ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga laging unawain natin ang pintuan patungo sa kaharian ay makipot at makitid ang landas. Sa kapahamakan, ito ay malapad at napakalawak ng lansangan patungo sa kapahamakan. Ibig sabihin, madali ang papunta sa kapahamakan, subalit mahirap, pero hindi imposible, ang patungo sa kaginhawahan. Kaya laging uunawain mo sa iyong isip that God is good. Sabihin mo, God is good. Devil is bad. God is good always. Devil is bad always. So ang Diyos ay gagawa lagi ng kabutihan, si Satanas ay gagawa lagi ng kasamaan. Eh pag masama ang nangyayari sa iyo, gawa ng Diablo yun. Pag mabuti, gawa ng Diyos yun. Kaya kailangan makita mo ang katotohanan ito. Kaya kung mahal mo yung iyong katabi, gawa ng Diyos yan. Nakukuha niyo po? Kaya nga ating kilalanin ang ating sarili pag dumating ba ang Panginoon ngayon. Tayo ba'y makakasama doon sa dadagitin? Nakukuha niyo po? Ako ay babalik, sabi ng Panginoon. Pero pansamantala, ipaghahanda ko muna kayo ng mansion sa langit. At ako'y babalik upang kayo ay kunin. Wow! At ang unang namatay ang siyang unang bubuhayin at ang aabutan sa panahong yun na maalab pa rin sa kanya ang makikipagtagpo sa kanya sa ulap. Kailangan po, yun po ay sariwang lagi sa ating isipan sa araw-araw. Nakatingin po tayo ay sa walang hanggang buhay. At nang sa gayon hindi tayo mahadlangan ng mga pansamantala. Kaya nga, unawain mong mabuti, gusto ng Diyos na ikaw ay makasama niya. Sabihin mo sa iyong katabi, gusto ng Diyos na ikaw ay lagi niyang kasama. So, ang uri ng buhay ay sa pananalig at ang pananalig ay darating sa tao sa pamamagitan ng pakikinig. Faith come by hearing and hearing by the Word of God. Amen po ba? So ano ang gateway? Yung iyong tenga. Kaya pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, kailangan pagtiwalaan mo ang Diyos sapagkat Kanya itong salita. So there is no other thing to do. It is impossible to please God. We are here to please God. Sabihin mo, I am alive to please God. Pero hindi po siya mabibigyan ng kasiyahan sa pamamagitan ng ano pa mang bagay. Ang ikinasisiyan niya ay pananalig. It is only by faith that we can please God. Amen po ba? So, what is faith?
Obedience is better than sacrifice. So faith is this: you don't have anything, but you will do everything to offer to God. So from nothing, you will do offering to God by faith. Kaya nga ang sabi ni David, hindi ako pupunta ng templo, hindi ako pupunta sa bahay mo na walang maiaalay, at hindi rin ako mag-aalay sa iyo nang hindi ko pinaghirapan at hindi ko pinuhunanan ng buhay. Kailangan ang mas mahalaga ay ang Diyos at hindi ang mga bagay-bagay. Kailangan makarating tayo sa ganitong pag-uugali. Kaya atin pong unawain the essentiality of Jesus in a person's life, ang kahalagahan ni Jesus sa buhay ng bawat tao. Apart from me, you cannot do anything. Without me, you cannot bear fruit. So from greatness or from nothingness to greatness. Greatness from nothingness. Sa aking buhay, masasabi ko, ako at ang lahat ng bagay na nasa akin, pamilya o anumang mga bagay, ito'y dahil kay Jesus. Ang kalusugan ko ay dahil kay Jesus. Ang kakayahan kong mangaral ay dahil kay Jesus. Lahat ay dahil kay Jesus. Kaya kailangan iyong tayuan, kailangan iyong tangkilikin, kailangan iyong panindigan, ang lahat ay dahil kay Jesus. Kaya nga ang laging ipinapahayag ko sa aking pakikipagniig sa Diyos, alam mo naman, Panginoon, na ikaw lamang ang aking mana. You are my portion. You are my inheritance. You are my everything. Kaya pag ikaw ay nasa ganitong pananampalataya, hindi ka po maudlot, hindi ka mai-stress, hindi ka mape-pressure ng problema. Ang lahat ng sakit ay galing sa stress at pressure. Do not be pressured by problems. Do not be stressed by person's character. Kailangan magsanay ka na magkaroon ka ng kapanatagan at kapayapaan sa kabila ng lahat. Kaya ang pinakamagandang panahon ay pag ikaw ay nasa krisis, sapagkat dun mo matutuklasan kung ano ka. We need Jesus every day. Sabihin mo, I need Jesus every day. Oh, purihin ang Panginoon. Kapansin-pansin po, sa Matthew 23 verse 11, nakikita po natin dito, at ang sabi dito, but he that is greatest among you shall be your servant. Siyang magiging dakila sa inyo ang inyong katulong, ang inyong lingkod. Kaya kung ikaw ay ibig laging maglingkod, ang nais mo ay maging dakila. Amen po ba? Na pag may gathering sa simbahan, gusto mo magdadala ng pagkain. Hindi ka na i-challenge. Na pag merong feeding, ikaw na ang naggumagawa ng paraan para makapag-ambag, para makapagpakain ng mga mahirap. Amen po ba? So who is great? The one who serve. Who is great? The one who serve. Do you serve? Then you are great. Simpleng-simple, ano po? Simpleng-simple. Amen? Eh, kung ikaw naglilingkod, ikaw ay dakila. Sino ang dakila? Yung naglilingkod. How beautiful are the feet of them on the mountain. How beautiful are the feet of them who bring good news. Kaya nga, i-desire mo na maging dakila, i-desire mo na si Jesu Cristo'y makita sa iyong buhay. Na
makilala na kaya ka na sa magandang buhay dahil kay Jesus. Kaya malusog ang iyong katawan dahil kay Jesus. Kaya maunlad ang iyong kabuhayan dahil kay Jesus. O purihin ng Panginoon. At nais kong inyong maunawaan, right attitude produces character, good manner, good habits, and high morality. Hindi po basta sinabi, Kristiyano ka ba? Oo, Jesus is my Lord. Hindi po sapat yun. Bagamat ang kaligtasan ay wala ng kasamang gawa, pero may ipinakikita ang kaligtasan. Ano ang ipinakikita ng kaligtasan? Kung ako'y ligtas, ang dapat makita sa akin si Jesus Kristo. Ang dapat makita sa iyo ay si Jesus Kristo. Kaya pagtibayin natin, patunayan tayo'y mga ligtas. At kung hindi man makita sa iyo si Jesus Kristo, ang isang katibayan pa, nalulungkot ka pag ikaw ay masama ang ugali. Tingnan mo ang iyong katabi, ikinalulungkot mo ang masamang ugali. Umiiyak ka dahil ibig mo ng kapangyarihan, ibig mo ng kalakasan para mapagtagumpayan mo ang masamang ugali. Amen. Ibig sabihin, ligtas ka. Amen? So, ang isa pang katibayan na ikay ligtas, namumuhi ka sa kasamaan. Purihin ng Panginoon. At pag may pagkamuhi tayo sa masamang ugali at kasamaan, magtatagumpay tayo dahil hindi tayo babayaan ng Diyos. Pagbibigyan niya tayo dahil maganda yung ating hangarin. Bakit po kaya nagsimula ang sermon sa bundok ay sa beatitude? Beatitude. Ang ibig sabihin, the attitude that you have to desire, that I have to desire. Kaya beatitude. Be pertains to the future. Be refers to a desire that you want to receive. Kaya be attitude. Attitude that is of utmost importance. Attitude that need to be received. At kung atin pong unawain, ang attitude po, ano po ang attitude? Dahil attitude, right attitude produces character, good manner, good habits, and high morality. Kayo po ba'y nagmumura pa rin? Kayo po ba'y dinidepensa pa rin ninyo yung mali ninyong ginawa? Kayo ba'y nangangatwiran na tama ka kahit mali? Kailangan pong maalis yun sa ating sistema. Kailangan pong tayo magkaroon ng kababaang loob na tanggapin at aminin ang ating pananagutan sa ating pagkakamali. Nakukuha niyo po? Na pag nabasag mo ang plato, hindi mo itatago yung plato at sasabihin mo, ikinalulungkot ko ang aking kapabayaan. Nakukuha niyo po? So, meron kang kababaang loob na aminin yung iyong pananagutan. So, what is attitude? Attitude is a way of thinking. So, ang attitude po ay paraan ng ating pag-iisip. Another meaning is a way of acting. So, attitude is a way of acting. And then thirdly, attitude is a way of dealing with others. Yung ating pakikipagkapwa-tao. Ano ang ating attitude sa pakikipagkapwa-tao? Tayo ba'y totoo? And then another meaning, so attitude is a physical posture of the body. So, ito rin ay makikita sa ating paninindigan, sa ating tindig, sa ating mukha, makikita ang attitude.